akong kanyang abang alibing. Banal na Ama, birheng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo ay gumugunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan. At sa ating kagalakan, patuloy tayong dumudulog sa Diyos at ating itinataas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, habang ating pinasasalamatan ang lahat ng biyayang ating tinanggap. Halina mga kapatid, aminin natin ang buong kababaang loob ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong kabayubay noon sa krus sa nabanal, ay nagbigay na sa kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagalob mong pakundangan sa inang mapagmahal ng iyong sambayanan ay magkagalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong sinilang upang sa kalundanto maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yun?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, parusang dapat na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat."
Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkat ni Ambo. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, iyong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang mga minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatara ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, kinabit sa sanga at isopa at idiniin sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi,
naganap na. Inuyak, kuya niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hinilang nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kailan lamang po tayo po ay nagdiwang ng Mother's Day? Parang napakaganda pong isipin ang maraming karanasan po natin sa ating mga ina. Para sa akin, ang ina po ang siyang masasabi po nating tunay na nagpahayag at tunay na nagbahagi kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Kaya naman, the way I see it, when I remember nanay and ina or mother, the best definition of it actually is love, ang pagmamahal ng isang ina. Ave Maria. Ngayong araw po mga kapatid, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria, ang ina ng sambayanan. Actually, kapag sa translation po ng English, Mary, the mother of the church. Pero sa Tagalog, mas makikita po natin at mas nararamdaman natin ang tunay na kahulugan ng sinasabing kapiestahan. Maria, ina ng sambayanan. Bagamat ang ating pong kapistahan ay bago lamang po, kailan lamang po ito pinahayag ni Pope Francis noong Pebrero 11, 2018. At sinabing si Maria ang tunay na ina ng simbahan o sambayanan. At kapag tinignan po natin, hindi lamang po ito bukod tangi doon sa pagpapahayag ng Santo Papa, Papa Francisco, kundi ito rin po ay mayroong kasaysayan. Maraming beses po, kapag tinignan po natin si Pope Benedict XIV in 1748, pinahayag niya na si Maria ay ina ng sambayanan. Matapos po ito, in 1885, pinahayag din po ng ating pong butihing Papa at ang kanyang pagkasabi ay ito, siya rin mismo ang ina ng simbahan. Kahit sa madalit sabi, ito pong ating pong title na ibinigay kay Maria ay pinagyaman na halos ng Vatican II. Kaya ipinakita po sa atin na ito po November 21, 1964 na sinabi ni Pope Paul VI na ang wika niya, si Maria ang ina ng simbahan. Kung ganon mga kapatid, makasaysayan po pala ang titulong ibinigay po natin sa ating mahal na ina. Kaya naman masasabi po natin, si Maria ay hindi lamang po nating ina, kundi dumaan po siya sa maraming proseso, sa maraming pagkakataon, kung kaya't naging karapat dapat siya dito po sa title na ibinigay sa kanya. Alam niyo po, sa prepasyo po ng Mahal na Birhen sa ating pong misa, meron pong mga sinasabi. Una sa lahat, si Maria ang ina ng Diyos. Kaya naman karapat dapat po nating pagpitagan dahil si Maria ang siyang nagluwal, si Maria ang nag-alaga, si Maria ang pumanday at nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus, kung kaya tinatawag natin siyang Mary, Mother of God.
at sa yugto po ng ating ebanghelyo, ano po ang sinasabi? Dito po pinakita po sa atin at ang sabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula roon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ay ibig po sabihin, si Maria ay hindi na lamang po isang ina at ina ng Diyos, kundi si Maria ay ina ng mga disipulo, ng mga alagad. At ngayon, mas makita po natin na ang mga alagad na ito ay nagpakita ng kanilang pagmamahal kay Maria na sumasagisag kung papaano tinanggap ni Juan o ang tinatawag nating beloved ang pag-ibig niya kay Maria. Kaya masasabi po natin, si Maria ngayon ay hindi na lamang ina ng mga disipulo, kundi ang ina ng lahat ng mga tagasunod kay Kristo. At kapag binapun natin at lalong pinagyaman, si Maria rin po ang tinatawag nating pattern of our prayers. Bakit ko po sinabi po ito? Kasi nung Pentecostes, kahapon po, naroon po si Maria. Nakikiisa siya sa panalangin at sa kanyang panalangin, naroon siya sa mga alagad. At dito ay siniwalat at ibinigay sa kanila ang tinatawag na Espiritu ng Diyos. Kaya naman tulad ni Maria na nanalangin, tulad ni Maria na talagang ibinigay ang kanyang buong buhay sa pagsunod sa Diyos, naganap at ngayon si Maria ang ating huwaran sa ating panalangin. Ika-apat, si Maria ang tinatawag po nating intercessor. Siya po ang tagapamagitan, siya po ang tagapanalangin. Bakit po? Kasi nag-i-embody po siya ng tinatawag nating ating kalagayan pagdating ng takdang panahon. At yan ay walang iba kung hindi ang resurrection. Body and soul. At ngayon, narito po ang pagiging huwaran ni Maria at siya mismo ang siyang magdadala sa atin kung ano ang ating hantungan. Walang iba kundi ang makasama ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag pinag-usapan po natin ang Pentecostes o ang pagpanaog ng Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ang siyang gitna o center ng simbahan. At ngayon ay pinakikita po sa atin na si Maria ang tagapagpahayag at naging saksi sa bagay na ito. Kaya ngayon tayo po ay sinusugo, tayo ay pinapadala. Bakit po? Dahil pinagkalooban po tayo ng Banal na Espiritu at ngayon sa tulong at panalangin ni Maria, magagampanan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mga kabatid, ang Magnificat, ang papuri, ang lahat ng mga panalangin natin kay Maria ay sumasagisag lamang ng tunay na pagsunod ni Maria at tunay na pagkilala ni Maria sa nagsugo at higit sa lahat sa Amang may likha. Mula sa isang kasalanang Eva na nagsabing nagkaroon ng tinatawag na kasalanan, narito si Maria. At si Maria ay ngayon ang nagbibigay ng pag-asa at nagbukas ng pintuan upang maganap ang tinatawag nating kaligtasan sa pamamagitan ng panalangin ni Maria. Tayo po ay maaring makatugon sa pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ganong kahalaga ba si Maria? Paano natin maigagalang ang ating poong Jesus Nazareno kung hindi mo maibibigay ang paggalang sa kanyang ina? Nangangahulugan ang kauna-unahang bagay na tanda ng paggalang at pag-ibig sa poong Jesus Nazareno ay dapat na makita at sumagisag at dapat na magkaroon ng kaganapan mismo sa pagmamahal natin kay Maria. Kaya naman, siguro ganun na lamang po ang ating pintakasi. Ganun na lamang po ang ating pagmamahal kay Maria. Bakit po? Kung hindi mo minamahal ang ina, paano mo mamahalin ang anak? Kaya sa araw pong ito, tayo ngayon ay inaanyayahan. Halina mga kapatid, mahalin natin si Maria at tignan natin si Maria bilang isang huwaran nang sa gayon, masunod natin ang kalooban ng Diyos at tayo mismo sa sarili natin, masabi natin, opo,
maganap sa akin ang iyong sinabi. Kaya sa araw pong ito, sa pagdiriwang po natin ng Mary o Maria, ina ng sambayanan, tayo ngayon ay nagagalak. Tayo ngayon ay nagpupuri at hari nawa sa misang ito, maganap din natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria. Maria ang ina ng sambayanan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon sa bawat panalangin ng ating tutugon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwa, labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kaniyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay ito ang iyong laman at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhay. Dugo mo ang tumay.
Kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Gawin mong maging paghahain katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang ina ng sambayanan, kami ay makaalakabay at makapamuhay. At sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay kanyang mapakitulungan. At sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mo siyang itampok bilang inang nagluwal sa Panginoong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkup. Sa krus inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad nilukuban ng Espiritu, si Mariyang nagdarasal at huwara ng sambayan ng dumadalangin sa iyo. Inaakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayan ng sa iyo sa sapit kapag itinampok ang iyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banalikong bukalan tanang kabanalan, kaysa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang miseryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin siya yung tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalok ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari marioso diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at paganda pating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ina ng sambayanan, ng kabiyak niyang pusong si Jose, ng kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ng lakas loob ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaroon ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pag-arubang kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
The Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair, in loving God, you're the woman Mary is your name. Hail Mary, full of grace, and the Lord with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Ave to thee, of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay,
ay dumandalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal. At mabuting balita ay malailaganap sa tanan. At ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa karangalan ng Mahal na Birhen, ating dasalin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maria, Ina ng Sambayanan, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina mga kapatid, para sa pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang daladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.